Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa 5th linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo't laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas.
At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kaniyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kaniyang tanong. At wala isa mang hindi na ito na paliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kaniyang mga pinuno, at ang kaayusan sa kaniyang mga tauhan. Napansin din niya ang kaniyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang mga handog na inialay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kaniyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko maipaliwanag ang sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko na ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa sa inulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ng Panginoon ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglukluk sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi matutumbasan sa dami ang pabangong iyon na binigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid ay magdiwang mangusap, at ang sinabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila sa pagliligalig. Ililigtas sila at kaniyang tutulungan, laban sa maipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Yeso Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, kayin din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng mundo sa ibang bansa. Nais din nating batiin ang mga laging nakikiisa sa atin tuwing misa ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ano pong laman ngayon ng inyong puso? Anong laman ng inyong puso ngayon? Mga minamahal, malinaw na sinasabi ni Jesus sa mabuting balita ngayong araw na ito, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, bagkus ay ang lumalabas dito. Bakit po niya ito nasabi? Sapagkat nitong mga nakaraang araw, ang sabi ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit daw hindi sila naghuhugas ng kamay ang mga alagad ni Jesus bago kumain? Naniniwala sila ayon sa batas na kapag ka hindi hinugasan ang pagkain, ito ay makapagpaparumi sa tao. Pero sabi ni Jesus, mali. Hindi ang kinakain o hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa tao. At maling-mali naman po talaga ang paniniwalang iyon. Kapag daw hindi ka naghugas ng kinain mong prutas, nagkakasala ka. Kapag ka hindi mo hinugasan ang iyong mga kinakainan, kapag hindi ka naghugas ng kamay, magkakasala ka. Pero sabi ni Jesus, hindi. Dahil yung kinain mo, hindi naman sa puso ang punta. Sa tiyan, tapos idudumi mo. Pero yung galing sa puso, yun ang pwedeng maging sanhi ng kasalanan at binaybay ni Jesus. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, anong laman ang inyong puso? Dahil siguradong kung anong laman ang iyong puso, yan ang lalabas sa iyong bibig at yan ang makikita sa iyo. Wag ho kayong maniwala na kapag ka nagmumura ang tao,
ay pagmamahal ang laman ng puso niyan. Mali. Kapag ka naiinggit ang tao, hindi pagpapatawad ang laman ng puso. Kapag ka nangangalunya, kapag nagsisinungaling, kapag madamot, hindi maganda ang laman ng puso. Sapagkat ang iyong sinasabi at ang iyong ginagawa ay dahil yun ang laman ng iyong puso. Kaya ang magandang tanong ay, anong laman ng inyong puso? Kayo ba'y naririto dahil kayo'y may pangangailangang matindi? Yan ang laman ng puso ngayon. Gusto kong gumaling. Gusto kong makaalis ng ibang bansa. Gusto kong maging maayos ang sitwasyon sa bahay. Gusto kong mawala ng problema. Kaya ang inyong ginawang panlabas ay di sumimba, ay di magdasal. Kaya nakakatakot kung anong inaibubulalas ng iyong bibig, sapagkat malinaw na yun ang laman ng iyong puso. Kapag laging galit ang nanggagaling sa bibig, galit ang laman ng puso. Kapag kainggit ang laging nakikita sa iyong mukha, inggit ang laman ng puso. Kapag lagi kang nakasimangot, abay di nakasimangot ang iyong puso. Kaya kayo huwag masanay sumimangot. Gusto ganin yung nakasimangot kayo sa kabaong pagka kayo namatay, o di pagkakapangit ninyong tingnan. Kapag kayo laging masaya, posibleng masaya ang laman ng iyong puso. Kapag ikaw ay nagbibigay, kabutihan ang laman ng iyong puso. Kapag ikaw ay nagpapatawad, pagmamahal ang laman ng iyong puso. Madali ga po iyon? Hindi. Mahirap iyon. E kapag kaga umaga na nauwi ang iyong mga anak, ayaw pang mag-aaral ng maayos, o sa palagiganin nyo ay ang sasabihin niyo, anak, salamat, umaga ka nang dumating. Di kayo hindi. O halimbawa, ang inyong kapitbahay, wala nang ginawa kundi i-chismis ka. Sasabihin mo gang, mahal kong kapitbahay, parin ikaw sa amin, at tayo magkakape. Bihira ho iyon. Pagka ganoon ang nangyayari, iisa ang katunayan. Ibig sabihin, si Kristo ang laman ng iyong puso. At yun ang hamon ng pagdiriwang na ito. Sa kahit anong ilaman mo sa iyong puso, kung hindi iyan si Kristo, mahihirapan kang maging maganda ang kalalabasan ng iyong sasabihin at iyong iisipin. Kaya ang hamon, pagalingan na ilagay si Kristo sa puso. Paano yon? Abay, mahirap po iyon. Dahil kaunabay noon at katambal noon ang iyong laging pagtulad kay Kristo. Kaya nga tayo sumisimba, kaya tayo nagdadasal. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 411. Wala nang ibang daan papunta sa puso o sa kabutihan kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya naman wala ring daan papunta sa pagiging mabuti kung hindi dahil kay Kristo. At yun po ang hamon sa ating lahat, mga minamahal. Marami sa atin dito ay gagraduate na maya-maya sa buhay na ito. Sinong laman ang inyong puso? Papasukin si Kristo. Papasukin ang pag-ibig. Papasukin ang pagpapatawad. Unti-unting umunawa. Upang bago matapos ang buhay na ito, kabutihan at kabaitan ang mamutawi sa ating isip at sa ating bibig. Dahil si Kristo ang laman ng ating puso. Mga minamahal, hilingin po ninyo sa banal na misang ito,
kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, manahan ka sa aking puso. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapatawad at ang iyong pangunawa, upang lahat, unti-unti, nang manggagaling at lalabas sa aking bibig at sa aking isip, ay laging magmula sa aking puso, puno ng pangunawa, puno ng pagmamahal, sapagkat ikaw ang laman ng aking puso. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
Hosana sa kahitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang
sala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Batid ko nga
natanto. Sa kasulatan ng turo, pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsuupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book.
Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa aming documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po ay mga OFW, mga balikbayan o nagkataong may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Mahalaga po itong tulong para sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang Dambana. At sa paghahanda natin ng pagsisimula ng mga panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw, ngayong February 14, ang Miyerkules ng Abo, mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan. Ito po'y ating susunugin upang mailagay sa ating mga noo ngayong Miyerkules ng Abo. Sa February 14 po iyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at inaasahan naming ang inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan, ng ating sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabanalan, pagmamahal at kabutihan sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Papasukin si Kristo sa ating mga puso. Salamat sa Diyos. Ipahayag kanyang pagkalinga at habag
Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.